Hello mga boss, isang magandang araw na naman sa ating lahat. Ngayon pala mga boss, mag-re-repair ako ng busina ng Mio 125 FI. Ayan. Dito pala mga boss, ginagawa ko dito, nililinis o nililiha ko muna yung terminal nung nabili kong bagong busina. Hindi na siya katulad nung nakakabit na snail horn ang tawag doon. Wala kasi kung medyo mahal kasi yung snail horn, kaya yung mura lang ginawa kong partner nung snail horn na natira, yung gumagana pa. Dito naman mga boss, yung mga lumang wirings na ginawa nung unang mekaniko na gumawa, binago ko, nilagyan ko ng mga terminal caps para mas maganda yung contact or connection nila, kasi mahirap din yung ano, yung puro ano lang yung electrical tape. Okay din ang electrical tape, pero lagyan lang natin ng ano, yung ending nung pag ano natin ng electrical tape, lagyan natin ng cable tie para mas matibay, hindi bubuka yung ano pagka ano ng electrical tape. Tsaka pasensya na din pala mga boss, hindi ko na videohan kung saan ko na-connect yung mga wirings, kasi ang gulo ng wirings ng unang mekaniko. Kaya sundan nyo na lang yung diagram na nasa itaas, nasa screen nyo. Yan yung inano ko na wiring, yan yung connection ng wiring na in-apply ko dyan sa Mio FI na yan. Safe naman siya, okay naman yung result. Kaya subok ko na yan mga boss ng ano na yan, diagram. Yung number 87A pala mga boss, na nasa gitna ng relay natin, walang connection yan. Yung apat lang na pin na nasa gilid, yan lang sila ang ginagamit ko dyan na contact. Kaya skip na lang yan mga boss. Tsaka take note din pala mga boss, bago kayo maggalaw ng mga wirings, kailangan tanggalin nyo muna yung positive nyo na ano sa battery, yung linya, para iwas grounded tayo mga boss, hindi tayo sasabugan ng fuse o hindi magka-short yung ano natin mga wiring habang nag-ano tayo, kumagalaw tayo sa mga ibang wire dyan. Kaya ingat-ingat lang.
ito yung nakakabit ng mga boss na ano, snail horn. Sinasabi ko, ito yung nilagay nung unang may-ari ng ano, motor. Din binilhan ko siya ng isang ano, busina na hindi na siya snail horn, yung mumurahin na lang mga boss. Sinisyan din pala mga boss, hindi ko na videohan ang buo yung ano, yung ginagawa ko, kasi pinatong ko lang kasi yung ano sa gilid yung cellphone ko para makuhanan yung ginagawa ko. Sa inyo na yan mga boss kung susundin nyo yung diagram ko, pero yung sinusundan ko rin na diagram na nasa harap, nasa screen. Pero baka may makita pa kayong ibang diagram, i-compare nyo na lang kung tama yung sinundan ko na diagram. Pero mas mabuti kung hindi nyo kabisado ang ano sa wiring, tanong na lang muna kayo sa nakakaalam para iwas damage sa motor nyo, kasi mahirap na. Kunting pagkakamali sa wiring, putok agad yung fuse natin. Mas okay kung fuse lang, kasi mura lang naman yun. Ang mahirap, baka masunog yung mga wire ng motor nyo. Kaya pag hindi kabisado, tanong na lang sa mas nakakaalam mga boss, para safe yung motor natin. Ito, mapatry ko tingog. Ang ginagawa ko pala mga boss, yung natipan ko na ano, na wire, after nung tip na inilagay ko, nilalagyan ko pa ng cable tie para hindi bubuka yung tip na inilagay natin. Kasi pag sa katagalan kasi humihina yung dikit ng ano eh, ng electrical tape, kaya bumubuka. Kaya pag may ano siya, may cable tie, mas maigi, mas matibay. Tip ko lang yung mga boss para hindi maano yung pag-ano natin, pagbabalot sa mga wiring natin, lagyan natin ng cable tie. Yan, patapos na tayo mga boss. Try natin ngayon kung gaano kalakas kahit hindi sila parehas. Ang isa snail horn, yung isa naman ordinary na busina lang. Tungkuhan mga boss. Sige daw, sirpat. Tugoy. No, di ba nga ni sirpat ko? Madagod sirpat ko. Ha? Kung kuha naman na nila nga, kung dito ang kuha na, signal light, na reclined. Nari, suko na ko ba ang TOI? TikTok. Ilaw?
salamat pala sa panonood ng video ko mga boss. Kung bago ka pala sa channel ko, please like, share, and subscribe. God bless pa sa lahat at keep safe always.